Ay, ito na po yung continuation ng part 2. So, kinonect ko na po siya. So, ito yung mixer, active crossover, power amp, input laptop. So, yung input laptop, so nilagyan ko na siya ng connection papunta sa pumunta sa input ng mixer, nasa channel 3 and 4 siya kung nilagay. Then yung output nitong mixer, itong dalawa is connected dito sa input sa likod ng active crossover. Ito yung channel 1 is connected sa left channel. Then yung right channel, output ng mixer is connected sa channel 2 ng active crossover. Then yung channel 1 output, ito yung sa high, naka 2-way setup po tayo, is connected naman sa input A ni LX20. Then yung channel 2 is connected din sa input B, LX20. So yung amplifier ni sir is LX10 daw. So etong gamit ko is LX20, halos parehas lang po yung likod niya. So ito po yung selector niya. Sa likod may mga selector siya, yung ground. So sinelect ko lang, nakalip lang yung sensitivity. Yan, sinet ko lang sa 0.77. Then ito, sinet ko lang naka-pass. Then, naka-stereo dapat, hindi bridge. Then, ito po yung connection niya. Ito yung sa papunta sa speaker. Then ito, connected dun sa dalawa. So, ngayon, ipa-power on po natin. So, naka-power on na yung iba. So, tip, pag magpa-power on ng equipment, so, ang unang i-on dapat is yung mixer. Sunod to na active crossover. Then, dapat naka-turn off lahat ng controls, volume, to nakababa. Then, ito. Then, power on na po natin. So, naka 2-way setup po siya. So, dito sa input ng laptop, so, nilagyan ko na po siya ng input music sa sampler. Sampler, naka kick, snare, and hi-hats 2. So, may sound na po pumapasok. So, ngayon, ang gagawin ko na lang is, i-volume ko yung channel A and channel B. So, ganyan lang. So, then, yung input ng channel 1, sa taas, sa 0, then sa channel 2. Then, sabi ko kanina, ito and ito is walang function. Then, ito, then, tsaka ito. So, dito sa setup na to, ginamit lang natin is high. Ito lang sa channel 2 and ito lang sa channel B. Then, ito yung cross frequency. Then, ito sa kabila. So, ngayon, try nating itaas yung volume sa mixer. Then, so, may signal na. Ngayon, yung frequency niya is, yung puti is nakatutok sa 240. So, try natin yung channel 1. So, kung mapapansin mo, sir, is tumutunog na yung isa. Then, try din natin dito sa kabila. So, tumutunog na din. Try ko. Yun, tumutunog na din yung sa kabila. Ngayon, pipihitin natin to papuntang 45. So, nagkaroon ng base and tweeter doon sa channel 1.
Then ganun din dito sa kabila. So lumakas yung bass niya. Then may kasamang tweeter. So try naman natin pihitin papunta sa 960. Then dito 960 din. So mapapansin mo sir is more on tweeter na lang siya. Kasi 960 Hz na lang yung pamapasok. Try natin sa gitna. So almost nahati siya. Yan sir yung two-way setup. Kung mas gusto mong pumasok yung bass sa mid-high mo, pwede i-set mo lang sa mababang frequency. May bass, may dun. So ngayon, ang gagawin naman natin is mag-three-way setup naman tayo sa active crossover. So ang gagawin ko muna, turn off the volume ng power amplifier, power off. Then mag-change setup mode tayo dito sa active crossover. So ang previous mode niya is naka 2-way. Lilipat natin sa 3-way. So parehas nakataas. So 3-way. Ganyan na. 3-way na siya. Then try natin dito lang sa highs ulit yung connection niya. Dating connection niya. Yun lang ginalaw natin. Ito dati ng LF sum. Then dati rin yung crossover frequency. So naka 3-way. So naka-connect lang siya muna sa high. So continue yung play music dito sa mixer input. So power on. So baba ko muna tong high. Then high. So, kalahati lang. Testing. So, ayan. Tumutunog siya. More on tweeter lang. Nakakabit sa high. So, ngayon, ang magiging setup, lahat na itong volumes na to ay gumagana sa three-way setup. Ganon din dito sa channel 2. Lahat na sila gumagana. Itong dalawang frequency, nagana na. Itong dalawa din na frequency na to, control ay gumagana na din. So, ang magiging setup nito is ito for low, for mid, for high. For low, for mid, for high.